Magandang araw po mga katools. Ito na naman po tayo, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. At maulang hapon din po sa atin dahil dito po ngayon umuulan. Kaya po medyo makulim din po yung panahon po natin ngayon. Noong nakaraan, napag-usapan po natin yung impact drill ng Bosch na GSB-16RE. At ngayon naman, pag-usapan naman po natin yung GSB-90PE ng Bosch pa rin. Disclaimer lang mga katools, hindi po tayo sponsored ng Bosch. Nagkataon lamang na itong brand na ito yung nabili natin. Nagkataon lamang na nagustuhan ko yung brand na ito. At ito yung magiging partner na natin kung sakali man na mauuna natin yung pangarap natin na workshop. So guys, huwag na katatagalin. Buksan na natin. Hindi ko pa po siya na-open totally. At meron din po siyang resibo galing po sa B Global E-Commerce Corporation. Shoutout po sa inyo. Open na natin siya. Ginagawa mo! Eventually. So ayun na mga katools, ito na yung kasamahan ng ating jigsaw na GST-90B. Ito po yung ating blade, yung manual. Meron pa po siyang kasama na ano to, tawag dito anti-splinter. Anti-splinter. Tapos, ito po yung receipt natin. Ito po yung resibo natin. Nabili po natin siya sa halagang 7,500 pesos. 7,500. Sale po kasi siya nung ano, nung in-order ko siya. Kaya po nakuha ko lang siya ng 7,500. Ayan na po. So, ayan lang po yung kasama niya. Ito lang yung kasama ng package. Ayan lang po. Wala na po naman yung box. Bali, yan lang po talaga yung pinakalaman niya. Pero, kaya naman sa kanya, alam niyo po kung bakit ko po siya binili. Kahit malaki yung kamahalan po niya sa GST 700. So, hindi dahil sa mas mataas na wattage, kundi dahil gusto ko po makabox po yung gamit natin. So, may nabibili naman guys ng mga box ng Bosch. At yung, ano, pwede mong ilagay doon yung mga gamit natin. Pwede mong ilagay yung mga gamit mo, kung ano may mga tools na, ano, pwede mo siya ilagay doon sa box na mabibili mo. Merong L36 na ganun na box. So, maraming klase silang box, may mas malaki, may maliit. May mga meron dito yung dito, dito yung bitbita niya, dito, pabilaan. Pero, mas inano ko na to kasi mas pinili ko na to dahil eto lalo na, etong jigsaw na to, pag nilagay ko siya sa box,
yun talaga yung ano, kung paano yung design niya, yun ang pinaka fit siya sa loob ng ano ng box, hindi siya alog-alog. So kaya po ito yung pinili ko, imbes na bumili ako ng box, mas pinili ko na bumili na lang ng may box kahit mas mahal, na mas malaki ang kamahalan. Kasi naglalaro lang, at ang pagkakalam ko, naglalaro lang sa 3,000 yung GST 700 na 500 watts. Ito po kasi 650 watts. So hindi ko na po inisa-isa sa inyo kung ano po yung mga detalye na ito. Ang purpose ko lang naman is mag-unbox. I-unbox ko lang naman to, at ipakita po sa inyo yung ano, yung magiging gamit natin pagka tayo po ay nagsisimula sa ating workshop. So, ayan po. Una nga po, meron na po tayong ano, meron na po tayong darena, at meron na po tayong jigsaw. And susunod ko po na in order is parating na po siya. Hindi ko lang po alam kung ngayon siya darating o bukas. Darating po siya. Basta po siya pag dumating, i-unbox po natin siya. Yung po yung susunod natin na i-unbox, yung pang router na galing din po sa Bosch. Medyo pinagpawisan po tayo kasi medyo mainit po dito sa pwesto ko. Ayan guys, maraming salamat. Sana kahit papano, meron ako na ipakita sa inyo. Ang goal po natin is makapag-build tayo ng sarili nating workshop. Sinisimulan nga po natin dito sa maliliit na gamit. Sinimulan po natin dito sa impact drill. Next po, itong jigsaw. At susunod naman po natin yung palm router na in order natin. Wash pa rin po. Last na po yun. At sa susunod po, pupunta po tayo ng mga store para maghagilap po tayo ng mga power tools na po pwede natin gamitin o idagdag dito sa ating mga power tools. Siyempre, kung mapapadaan ka man po dito sa aking YouTube channel, pag-subscribe na rin po, at siyempre, pakihit ang notification bell, yan, para lagi po tayong updated sa aking susunod na mga i-upload na mga videos. Maraming salamat po, and God bless you all!